Ang daming challenges ng buhay. As a business owner, ang daming challenge. Actually, siguro sa buhay naman in general yan ang katotohanan. Pero bilang negosyante, akala ng mga tao panay, kayamanan lang. Akala nila walang problema, nahahayay lang ang buhay. Akala nyo lang yon. Minsan napapaisip na lang din ako, overwhelmed kasi minsan. Parang di ko na kaya. Lord, bakit ako? Minsan napapatunong din ako. Pero sa dami-dami pinagdadaanan na problema, kailangan i-solve. Unti-unti kong na-realize kung bakit nga ba ang daming challenges sa buhay. Kaya pala hinahayaan ni Lord na ma-overwhelm ako para hindi ko na kayanin or hindi ko kayanin pang sarili lang. Kasi if kakayanin ko, aasa lang ako sa sarili ko. Aasa ako sa sarili ko ng lakas. Pero if hindi ko na kaya, wala na akong choice kundi mawasak at madurog. Para sa kadurugan ko, sa kanya ako kakapit. And once again, I'm being humbled. Once again, I'm called to surrender not to my plan, but to His plan. My prayer for today, Thy will be done, O Lord. Nakakatawa lang minsan, ano? Akala ng iba sa negosyo, panay-strategy, panay-system, panay-marketing. Hindi eh. I think being in a business is also a very spiritual experience. It's being connected to your source, to your God, to your Creator, whoever that might be for you. Pag disconnected ka sa Kanya, hindi mo kakayanin. Kaya next time, may challenge ka na, just say, Thank you, Lord. May plano siyang malupit para sa'yo. May plano siyang malupit para sa atin. Huwag mong kontrahin. Life's rejection is God's redirection.